you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. What's up guys, Aldin here. Pag-usapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na, ang unang maglalaban ay Meralco Bolts versus Sinebra. Alam natin na ano sila, rival na talaga sila. At sigurado magiging maganda yung outcome nito. Alam natin malakas pareho yung team pero ang dami ng injury sa kanila. So makikita natin sino mas matibay, sino mas malakas talaga. Pero feeling ko mas may advantage talaga yung Ginebra. So sa kabila naman ay nanalo ang San Miguel Beermen. Ang makakalaban nila ngayon ang nag-iisang independent team. Ang isang natitira, ang Rain or Shine Elasto Painters. So guys, ang alam naman natin ang advantage sa San Miguel Beermen ay mayroon silang Junmar Pajardo. So yun nga, mahirapan talaga Rain or Shine dito. Talagang dapat magpakita sila kit dato talaga. Sila Leonard Santillan, sila Bobelga, at lahat pa sila Clarito. Tulung-tulungan talaga para matalo talaga tong super team ang San Miguel Beermen. So yun na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon ang mga nalaglag sa quarterfinals. Ang uunahin natin ay Magnolia Templados Hotshot. Na ang sabi na nga ay baka magbago ng coach at baka mag-revamp na. Siguro nga, baka kasi medyo matanda na yung lineup nila. Siguro baka makakuha sila ng magandang players. At siguro baka maka-farm sila, 'di ba? Sa Northport, sa Terra Firma, why not, 'di ba? Alam naman natin ganyan eh. Pero 'yun na sinasabi nila na sa tatlong SMC teams, sila yung medyo hindi pinapaboran, sila yung medyo mababa yung mga trades. So baka nga mag-complete revamp na talaga 'to, guys. Bingo, dapat din nga magpabata na sila kasi nga halos lahat ng players sila is galing pa ng mga panahon ni James Yap. Sila Mark Baroka, sila Ian Sangalang, mga ganon. Sino ba yun yung sentro nila, nakasabayan pa ni Coach Victolero magpa-draft? Nalimutan ang pangalan niya, si Rafi Rabies, yun, kasabayan pa, di ba? So baka siguro this season magpabata, mag-revamp to talagang Magnolia Templados Hotshot. At siguro yun na, magpalit din ang coach para kumbaga new era na para sa Pure Foods franchise, di ba? Sa Magnolia franchise. So ang next na pag-uusapan natin guys is NLEX Road Warriors. Na alam mo naman na buhat na buhat talaga ni Robert Bolick tong team na to. Siguro makakuha sila ng magandang trade. Siguro mag-trade sila para makuha sila ng isang magaling na star player na magko-complement kay Robert Bolick. Na hindi lang si Robert Bolick ang sasalo ng opensa or maka-jackpot man sila sa draft. Baka makakuha sila ng magaling na rookie na may scoring na magko-complement kay Robert Bolick. Siguro makakuha sila ng power forward or center. Siguro na pwede ka pick and roll ni Robert Bolick talaga. Kailangan na magko-complement ngayon kay Robert Bolick eh. So baka yun nga, kailangan nila talaga mag-trade or makakuha ng magaling na rookie sa PBA draft. So ang sa pangalaglag ay ang Token Tech Tropang Giga. Na yun nga, dahil ang dami rin injuries, kaya ano, nawala si BGR. Tapos nung mga late fourth quarter, na-injured si Roger Pogoy. Tapos di ba ang daming injury ng players sila. Si Poy Eram nawala din, hindi rin nila nagamit. Tapos si Mikey Williams, nag-inarte, umalis. Tasa Moon, hindi na natin alam ang news sa kanya. Hindi natin alam kung ano nangyayari na sa kanya ngayon. So tingin ko, dapat magpabata na rin sila ng players. Pero grabe yung ano, Kelly Williams kapon yung nagbubuhat eh. Oh. Kaya siguro magagamit pa rin yan as long as nandyan si Chot Reyes. Huwag naman sana nilang galawin yung NLEX. Eh NLEX, laglag din naman, di ba? Kaso, pwede mangyari yun kasi pwede makuha siguro si Robert Bolick papunta sa Token Tech. Gagawa na naman sila ng 3-team trade na kasama ang Blackwater Bossing. Feeling ko ganun mangyayari kasi nga hindi sila umabot ang Final 4 na naman eh.
Pero ewan ko ba, ba't hindi na lang nila palakas yung Meralco? Yung Meralco Bolts yung nasa Final Four ngayon eh. Ibig sabihin yung pinakamagaling na team nila ngayon, so dapat dun sila mag-focus, diba? Hindi sa token text. Dapat hindi sa token text eh. Dapat medyo nagiging fair sana si MVP sa mga teams niya. Hindi lagi token text ang pinapaboran niya. Ang last, ang pinakamasakit para sa akin na feeling ko na may chance na matalo ang SMB, ang Terra Firma Jeep. Na feeling ko wala na, nawalan na ako ng pag-asa na may magbabago pa dito sa PBA. Baka nga pinagbigyan lang ng game 1 talaga, no? Tapos ngayon, syempre, game mode na sila. Game 2, do or die. Talagang pinakita na ng SMB na super team talaga sila. Isipin mo ang daming first round pick doon, di ba? Ando si John Mara, ando si CJ Perez na dapat star player ng Terra Firma Jeep, nakasama nila Stephen Holt, Lawami Chongson. Tapos andun pa si Motao Tua na backup lang ni John Mar Pajardo, di maging starting center sa kahit anong team sa PBA ngayon. Bakit siya pumapayag ng ganyan? For the money? O siguro ganun talaga, for the bonus, for the money talaga, wala tayong magagawa. O ako sa kanya, siyempre, sayang naman din pag nag-retire na siya, nasasabihin backup lang siya ni John Mar Pajardo. Hindi siya tulad nila Sista na pag nag-retire talaga, alam mo star player talaga nila Japet Aguilar. Pero yun nga, maganda yung lineup ng Terra Firma Jeep. Huwag lang sana magkapitasan ngayong off-season. Kasi sobrang solid yung tower ng Terra Firma Jeep eh. Si Ken Marcarino, pati si Isaac Go. Tapos sobrang solid din ni Javi Gomez de Leano, diba? Grabe yung shooting niya talaga sa tres ngayon. Tapos si Wami Chongson, ang leader ng Terra Firma Jeep talaga. Sana wag malipat. Pero di natin masabi. SMC Group yan eh. Farm team yan eh. Sana nga guys, matapos na tong farming talaga para naman ganahan yung mga tao. Tingnan nyo naman yung crowd, di ba? Kung nanood kayo kahapon, ang konti talaga. Konti ng mga tao, konti ang nanood. Sigurado mapupuno na naman yan kasi na Hinebra, nasa semis. Kaya lang naman mapapanood yung SMB versus Rain or Shine dahil doon ang Hinebra, di ba? So ano, aasa na lang lagi sa Hinebra. E paano kung yung mga Hinebra fans na Marina rin, di ba? Hindi na rin manood. So ano na mangyari? Nga na. So kung may Marasyal, kung ako sa'yo, ayusin mo na talaga yung PBA kasi baka mamaya mawala na talaga yung ligang mahal natin. Guys, thank you for watching. Like, share, comment, subscribe. See you on the next video.